Ipo tayo manalangin. Sige po tayo muna dito tumayo. We acknowledge you, Holy Spirit. We appreciate you. We allow you in this place. Sa umaga pang ito, Panginoon, dalayan ko, mangusap po kayo sa amin. Lalabas po kami, Panginoon, na payapa, masaya, lumakas, lumalim, tumibay, at nagutom sa inyo. Bless your word, Lord. Empower your word. Minister to your word, Lord, in the name of Jesus. Samahan niyo po ako, Panginoon. Embrace us, Lord. Embrace your people. Equip your people. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Amen. Sige, papalakpan po natin ang Lord. Sige po, pwede na po tayong makapok. Noong pong Friday, nagkaroon po ng Eros Night ng mga leader sa alas 10 po yan, no? Na napaganda po yung senior po ng ating pastor. Na tatlong katotohanan po na ito dapat talaga yung mangyari sa atin. Yung intimacy with the Father. Sabihin po na kailangan po natin yon bilang mga anak ng Diyos. Yung lumalim po tayo kay Lord. Lalo na sa ating mga devotion na huwag tayong magmadali, bigyan natin ng quality time ang Lord. Kasi po, lalo na ngayon, no? Na sobrang busy ng mga tao. Gusto mabilis. Pag meron po tayong intimacy, quality time kay Lord, napakaganda yung buhay Kristiyano natin. Sabihin, hindi mababaw. Pangalawa, into the word, sabi niya. Sabihin, pag may intimate ka kay Lord, nagkakaroon quality time kay Lord, gumaganda yung sa loob mo. Tapos, meron ka pang word, nagbababad ka sa word. Kaya nga, araw-araw, kung may word ka, hindi ka tuyo. Palagi kang sariwa. Ano man ang dumating sa iyo, kasi may word ka. Ganong katindi yung intimacy to the Father, intimacy to the Word. Tapos, ito yung pinakamaganda. Ito po, kailangan po ninyo ito. Tayong lahat, intercession. Sabihin, hindi na ikaw. Alam mo, pag nag-grow na yung isang Kristiyano, pupunta siya sa gawain, hindi nakapokus sa kanya pangangailangan. Kasi pag nakapokus ka sa kanya pangangailangan, pag may sitwasyon na hindi maganda, madali kang lumamig. Pero nagpipray ka sa iba, katulad ng sinabi ng Corinthia, Timothy, kay Pablo, pag pinagpipray po natin yung iba, nalulugod ang Lord. Hindi lang nalulugod ang Lord, kasi ang nais ng Lord, lahat po ng tao maligtas. Yun po ang kagandahan ng intercession. Ibig sabihin, nag-grow ka na, lumalalim ka na. Kasi maraming Kristiyano, hindi ginagawa ito. Pero praise God, ang ating pastor, nakakarinig siya kay Lord. Sabihin, may guide po tayo. Amen? Wow! Yun po ang pinakamasarap, yung nagpipray ka sa iba. Hallelujah! Apo. Kaya sa oras pag ito, no, yung message ko po sa inyo, simple lang po. Pero pagbukas ang puso mo, lalago ka.
Kilala po natin yung sinasabi ko, sikat po siya sa Bible. A man called Job. Getting through the tough times. Yung kanyang mga dinaanan. Tignan po natin si Job. Lagay mo yung sarili mo dyan. A man called Jerry. Amen. Lagay mo yung sarili mo. Sino po ba si Job? Mayaman siya. Sheep. 3,000 camels. 500 yoke oxen. 1,000 oxen. 500 donkeys. Yung household niya, large family. 7 sons and 3 daughters. Large number of servants. Sinasabi po ni Job sa 1:8, ito po. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job? Tignan niyo po, no? Kilala ni Lord si Job. Pinagmamalaki niya kay Satanas. Kilala po tayo ni Lord. Pinagmamalaki kaya tayo ni Lord. Apo. Tignan niyo po, there is no one on earth like him. Wala siyang katulad. Is he blameless and upright. A man who fears God and shuns evil. Kanina po, nag-enjoy po yung mga prayer service. Nung nagkaroon po ako ng revelation, mayaman siya. Pero, blameless. Matuwid, may takot sa Diyos. Tapo, magsabihin, wow, rich people. Meron palang ganon. Amen? Ibig sabihin, hindi siya magnanakaw. Palagay ko po si Job, mabait siya sa kanyang mga nagtatrabaho. Dabo, ang lahat ng mabait sa kanyang mga nagtatrabaho ay magsabing amen. Palagay ko, hindi linoloko ni Job yung kanyang mga nagtatrabaho. Amen. Wow! Kasi ang dami ngayon! Hindi ko naman nilalat. Hindi maganda yung pagkikitungo nila sa kanilang kapwa. Pinagmamalaki ni Lord si Job. Ang sabi niya, then the Lord said to say, have you considered my servant Job? There is no one earth like him. He is blameless and upright, a man who fears God and shuns evil. Ibig sabihin, kahit mayaman siya, palagay ko wala po siyang kerida. Po, wala siyang tatlong asawa, apat na asawa. Kasi po, nung Monday, sabi sa akin ng Holy Spirit, puntahin mo yung businessman. Nung pumunta po ako sa businessman, sabi ko, si David ka, ito po yung naging, si David ka ako, nagkasala sa isang babae.
Mabuti na lang may prophet Nathan, sinabi niya. Nagsisabit. Nung pong sinabi ko ito, yung businessman na ito, umiyak silang umiyak. Alam mo, pastor, sabi niya, mabuti, dumating ka. Ang totoo nito, sabi niya, bago ko dumating, nag-decide na akong iwanan ko yung greed ako. Ay, wala silang kamay. Palakpan mga Lord, palakpan mga Lord. Hallelujah! Grabe. Ingat po tayo, lalo na pag may pera po tayo. Amen. Marami, pag may pera ka, ingat. Kasi marami kang magiging kerida. Amen. Tapo, isa lang yung asawa mo lang. Hallelujah. Wala lang iba. Hallelujah. Palakpang mo. The best of palakpang kay Lord. Yung pinakamatinda. Habang pinapalakpang mo, may nangyayari sa puso mo. Umaapoy yung puso mo. Hallelujah. Wow. Pero tayo, paano ba natin kilala si Job? Si Job lang naman ang unang tao na wala ng lahat sa buhay niya just in one day. Grabe, no? One day. Sabihin mo, one day. Job 1:13-19, basahin po natin. Just in one day. Tingnan niyo po. One day, when Job's sons and daughter were feasting and drinking wine at the oldest brother's house, a messenger came to and said, the oxen were blowing and the donkeys were grazing nearby. And the Sabians attacked and made up with them. They put the servants to the sword, and I am only one who has escaped to tell you. While he was still speaking, another messenger came and said, the Chaldeans formed three raiding parties and swept down on your camels and made up with them. They put the servants to the sword, and I am only one who has escaped to tell you. Dalawa po. Pangatlo, while he was still speaking, yet another messenger came and said, your son and daughter were feasting and drinking wine at the oldest brother's house when suddenly a mighty wind swept in front of the desert and struck the four corners of the house. It collapsed on them and they are dead. And I am only the one who has escaped to tell you. Yun po ang nangyari kay Job. Blameless, may takot sa Diyos, hindi gumagawa ng masama. Bakit nangyari sa kanya ito? Bakit pinaintulot ng Lord sa kanya ito? Ibig pong sabihin, kahit anong ano ka, mayroon pong mga testing sa buhay natin. Tapo, hindi po nawawalan yan. Hallelujah. Hanggat nabubuhay ka, may testing. Hallelujah. Nasa nagdadala lang yan. Apo. Imagine mo kung palagay po kung sa atin nangyayari yun. Grabe. Baka hindi na po natin alam ang gagawin natin. Baka may stress ka na, ma-discourage ka na, ma-depress ka, at mag-suicide ka pa. Wala sana mag-suicide dito. Palakpan mo lang. Hallelujah. Napakasimple pero pag nangyari po sa atin ito, matatag kang Kristiyano. Ito po, Job 1:20-22. At this, Job got up and tore his robe and shaved his head. Then he fell to the ground in worship. Yun po ang ginawa ni Job sa tindinan dumating sa kanyang bad news negative. Nung narinig niya, yes, anong pong response ni Job? Anong response? Ang ginawa ni Job, yung response niya, lumuhod siya, sinamba niya ang ating
Yesu Kristo. Haleluya. Sumamba po siya. Matindi pa po ang nangyari sa kanya. Pero sumamba siya. Nag-praise and worship po siya. Hallelujah. Ibig sabihin, personal ang Lord. Kung may personal kang pagsamba, titindi ka. Hallelujah. Praise God sa corporate, praise God Sunday. Paano yung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday? Ang dami mong ginagawa. Sabihin po sa inyo, masarap sumamba kay Lord. Bago ka pumunta sa lahat ng pinupuntaan mo, bago ka pumunta sa trabaho, business, pag-aaral, bago yung tatay mo, bago yung asawa mo, bago yung mga anak mo, sambahin mo muna si Lord. Hallelujah! Sambahin si Yahweh. Hallelujah! Sabihin, personal! Yun ang ginawa ni Job. Ako hindi po ako marunong umawit. Yung tono ko, hindi maganda. Pero sinasamba ko si Lord, lalo na pagising ko. Alam niyo po, pagising ko? Pagising sa umaga, naaalala ka. Nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo. Naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko. Lakas ko ay nang gagaling sa'yo. Parang akong sira eh. Tuloy-tuloy po yun. Parang lalo na mga lumang awitin, tuloy-tuloy kasi yun ang alam ko eh. Tapo! Basta talaga sa akin, sasambahin ko si Lord. Sasayawin ko si Lord. Wala akong pakialam. Hallelujah! Hindi maganda yung tinig ng boses ko. Hallelujah! Pero sa langit, bumababa ang langit pag sumamba ka. Hallelujah! Habo! Sarap sumamba kay Lord. Kaya nga kahit no, yung kapitbahay ko, kahit na malakas ang tinig to, okay lang. Habo! At least spiritual. Hallelujah! Amen. Kasi pag sumamba ka sa Espiritu, lahat ng makakarinig, hallelujah, may problema sila, papayapa sila, hallelujah, lalakas sila, ma-encourage sila, hallelujah. Hindi lang pag Sunday. Personal. Tapo. Ang sarap sumamba kay Lord eh. Alam yung pinapawisan ako eh kasi sa kitchen pa, kitchen. Kitchen, sasara ko yung salamin. Tama sa'yo. Amen. Ang gusto ko po itang Only by grace can we enter. Only by grace can we stand. Not by the human endeavor, but by the blood of the Lamb. Pag hindi ko na alam, worship the Spirit. Shikayara babasoyo, yoro basoyo, yara bakanda yarasa, yara bababa sorupo. Tapos ba, ulang playing po yan. I keep falling in love with Jesus over and over and over and over again.
I keep falling in love with Jesus over and over and over and over. Alam niyo yung papalabak, so, ano yan? May anointing yan. Hallelujah. Ora basakayara yoro basande yara basande yo yara baso yo ora basande ora basanda ora basanda sumasayaw po ako niyan para ako sira nyaman Lord hallelujah hindi maintindihan demonyo yun hallelujah palapakan Lord the best palapakan Lord. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord all the earth. Sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord of the earth. God is good and worthy to be praised. For God is good and worthy to be praised. Shikarababa sokotoyo rabasikaya yokatrabasande. Kapo! Ang tawag doon, lasing sa Espiritu. Hallelujah! Palakbangan mga Lord, dapes na palapag kay Lord! Tapo, yun ang naging kulang sa mga Kristiyano. Sarap sayawan si Lord. Pinaklas sa mga, thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy shikayara soyorobo. Diba? Walang panama ang demonyo. Iiwanan ka! Hallelujah! Palapalama, the best na palapake Lord, the best na palapake Lord. Hallelujah! He fell to the ground and said, naked I came from my mother's womb and naked I will depart. The Lord gave and the Lord has taken away. May the name of the Lord be praised. Hallelujah. Habang nagpipray po ako, dalawang tatlong may similarity yung buhay nila. Para silang mayaman. Tingnan si Job, no? Halos nawala. Isang araw. Si Zaccheo, tingnan niyo po si Zaccheo. Diba, mayaman din si Zaccheo? Alam po natin yan. Pero bakit nang na-encounter niya si Lord? Sabi niya, Lord, yung lahat ng aking ninakaw, ibabalik pong apat na beses. Kung titignan po natin, walang matitira sa kanya. Tapo, tignan niyo po, gaano katin dito? Apat na beses, walang matitira sa kanya. Pero bakit masaya siya? Nothing. Kay Job, nothing. Pero bakit masaya siya? Alam niyo bakit? Ito nakita ko. If you have Jesus, you have everything. Hallelujah. Palapama. Ibig sabihin, nasa niya si Jesus. Hallelujah! Hindi katulad ng mayaman na binata. Sobrang yaman. Ang sabi niya, paano magkaroon ng buhay na walang gana? Sabi lang, huwag kang makakalunya. Huwag kang makakalunya. Ang dami sinabi doon. Ginawa ko po yan. Hindi ko na po ginagawa yan. Sabi niya, meron ka bang dapat kami, sabi Lord. Yung ari-arian mo, ipamigay mo sa mahirap. Ano nangyari po sa mayaman na ito? Nalungkot siya. Bakit niya pwedeng bitawan? Hindi ka tuloy sa Zaccheo. Tsaka po si Job. Hallelujah. At meron pa nito. Meron pa. Sabi ko. Ano mo kanina? Tama,
na-minister po sa mga business people ito. Ang saya-saya po nila lumabas. Ito po sinabi ko, minsan ka ako. Narinig natin, sinasabi natin, maraming korap sa gobyerno. Diba? Sinasabi natin, maraming magnanakaw sa gobyerno. Kahit sa mga Kristiyano, maraming magnanakaw. Diba bakit? Tignan niyo, basahin niyo po yung Malakay 3:9-10. Nasabi doon, nirarab niyo ako, sabi Lord. Ninanakawan niyo ako, sabi Lord. Nalak po yung pastor sa Arneta. Ito po matindi sito. Sabi niya, lahat ng magnanakaw na Kristiyano tumayo. Ang daming tumayo. Apo, bakit ko sinasabi ito? Pinasasabi ng Lord sa inyo, para karama kayo ng breakthrough. Hallelujah. Hindi po namin sinasabi ito. Hindi namin sinasabi. Kostumbre ng Pilipino, hindi sasabihin. Word of God, bakit hindi mo sasabihin? Paano magkakaroon ng breakthrough ng isang Kristiyano kung hindi mo sasabihin? Hallelujah. Tapos palapang the best na palapakinoon. Hallelujah. Magmula ngayon, huwag ka na magnakaw! Tapo! Subukan mo ko, sabi ni Lord. Kung hindi ko bubuksan ang darawan ng langit, ibig sabihin, hindi ka na magkukulang. Hallelujah! Palakpakan mga debes na palapake, Lord. Hallelujah! Kaya po nung lumabas mo kanina, alam niyo po, sabi ko, ang saya-saya po ng mga business people. Bira po namin sabihin to. Apo, huwag po kayong magalit sa akin. Amen? I love you. Amen. Huwag mong pigilan, huwag mong pigilan. Kung pumalakpak ka, pumalakpak, huwag mong pigilan. Hallelujah. Sabi ko sa inyo ito, pag ginawa mo ito, charts, sabi ko sa inyo, ikaw ang pinakamasaya. Ibig sabihin, wala ka ng atat sa pera mo. Pag wala ka ng atat sa pera mo, doon ilalagay ni Lord. Hallelujah. Palakpak, the best na palakpak. The best na palakpak. Nalala ko tuloy si Abraham. Hallelujah. Ang sabi ni Abraham, Abraham, offer mo yung pinakamamahal mong Isaac. Nalala ko tuloy ngayon. Ano pong ginawa ni Abraham? 20, 25 years, imagine mo, walang anak si Sarah, tapos magkakanak, tapos kukunin Lord, i-offer. Mabuti lang may wisdom si Abraham, hindi sinabi sa kanyang asawa. Kasi kung sinabi sa kanyang asawa, magagalit si Sarah. Kalambat kayong pidala-dala yan, alat eh. Kalambat kayong pidala-dala po, ng IBM niya mo. Tapo! Hindi sinabi abang kay Sarah, kasi kung sinabi niya, mi patelo! Tapo! Ganun katindi yung babae. Apo! Nalala niyo yung asawa ni Job? Yung asawa ni Job, sabi niya, walang pera, nawala ng pera si Job eh. Baka niya lang pala rin babae. Yan naman yung gano'n. Imagine mo, nawala ang aryerin ni Job. Sabi niya, sumpahin mo ang Diyos mo, mamatay ka na. Ay, ang dami nagsususide eh. Ano yun? Minsan, pag walang pag-SM, Robinson yung asawa niya kayong babae. Pag walang pera yung asawa niyo, huwag niyo sila sumpahin. Hallelujah. Amen. I-bless niyo sila. Hallelujah. Palakpakan mga Lord, the best na palakpak. Hallelujah. Yakataya rababasande. Yakotoya rababasanda. Yandarababasanda rabasanda rabasanda rabas. Kayo naman mga lalaki, isa lang. Yung asawa mo lang, amen? Huwag ka nang maghanap ng iba. Kahit, ano pa yan, kahit. Amen. Kasi pag kukolonistal, naghanap ka ng iba eh. Amen. Huwag ka nang maghanap, masisira lang ang buhay mo. Amen?
Palakpan natin dari sa palakpan kay Lord. Hallelujah. Yung pinakamatindi palakpan mo, ibigay mo kay Lord. Yandaraba, sikatayaraba. Handaraba, sikatayaraba. Lord, magkaroon po ng healing. Magkaroon ng restoration. Magkaroon ng breakthrough. Magkaroon ng open heart, oh God. Tanggapin po nila yung salita. With the spirit, with life, with conviction. Hallelujah. Para paalis po sa ito, mapayapa, masaya, matindi, tumatag, sumariwa. Hallelujah. Amen. Simple lamang po, di ba? Huwag mong rejigin yung salita ng Lord. Pagpunta ka dito, pupunta ka, anak ka ng Diyos. Huwag mong dala yung maskara mo. Job responded in worship. Sinamba niya ang ating Panginoong Yesu Kristo. Nalalaktuloy ngayon si David, di ba? Si David, pag sumasamba si David, grabe. Kahit na magulo ang buhay ni Saul, pumapayapa. Ganun katindi ang worship and praise. Hallelujah. Tapos, pag sumasamba ka, pumapayapa ka. Hallelujah. Nawawala yung worry, nawawala yung negative, nawawala yung stress, nawawala yung depressed. Hallelujah. Nawawala yung mga stronghold. Hallelujah. At yung kagandaan nito, bumabait ka. Sabihin mo, mabait ako sa iyo. Libre mo ako sa Chow King. Amen? Magsalibre, paglibre, ano yan, no? Tapo, true worshiper are humble person. Kaya naganap si Lord ng mababang loob. Sabi sa Isaias, naganap ako, bigyan ko sila ng pabor. Sabi ni Lord, sa kay Isaias, sino? Yung mababa ang loob, basag ang puso, at trembling at my word. Yun ang binibigyan kong pabor. Hallelujah. Hindi yung ma-pride, hindi yung mataas. Hallelujah. Ang gusto ng mababa, kasi yung mababa, nandun yung tubig. Hallelujah. Dumadal lang sa mataas, nandun yung presence ng Lord sa mga baba. Kaya madaling mapuno, madaling mabusbos ng Santong Espiritu. Hallelujah. Yung taong mababa. Hallelujah. Ay, wala kayong kamay. Palakpak lang, tinitipid mo pa. Hallelujah. Dapat kung nabibless ka, hindi ganyan ang palakpak mo. Yung palakpak, naniniwala ka sa sinasabi ng man of God. Hallelujah. Inaamin mo na kailangan mo ang tulong ng Diyos. Hindi mo kaya, hindi ko kaya. Depend on God. Pagkising mo sa umaga, lumuhod ka na. Sambayin mo ng Lord. Anapin mo ng mukha ng Lord. Anapin mo yung kalooban ng Lord. Hindi yung asawa, hindi yung mga anak, hindi saing. Eh, pastor, sabi niya, eh, pastor, paano mangyayari yun? Alas 7 yung pasok ko. Di wising ang mamaga. Eh, pag nanonood kang TV, tindi-tindi mo eh. Isang taon, inaabangan mong kardo. O, dalisay. Amen? Hindi ka po kontento. Nagagalit ka pa pag hindi mo napanood. Pero pagdating kay Lord, hallelujah. Amen? Kaya pagdating mo dito, dapat pagdating mo tayo, landong ka na sa langit. Hallelujah, hallelujah. Doon pa lang sa bahay, ginado ka na. Pagdating mo tayo, landong kang ginalado. Kasi nakita mo yung kasimi mo, katabi mo, sumasamba siya. Tabo. Ako po kasi, totoong nangyari sa akin eh. Totoong nangyari sa akin. At meron po tayong kapatid na business people. Kanina, hindi ko sinabi. Nandito siya eh. Hindi ko sinabi yung pangalan. Hindi ko nasasabihin yung pangalan. Baka utangin nyo. Ano po siya, na-opera siya ng puso? Hindi po siya dating nananalangin. Napagod siya. Dahil gusto niyang anapin ng Lord, natuto siyang manalangin. 3 months, nag-attend po siya. 3 months. Monday to Saturday, nag-attend, pumunta po siya para matuto manalangin. Kinatagpo siya ng Lord. Alin mo ngayon? Nagpapasalamat po siya kay Lord.
hindi Tuesday leadership, Monday nagpe-prayer walk siya, Tuesday leadership, Wednesday pupunta niya yung company niya, magsishare siya ng gospel. Bung ano yun, may ano yan ha, hindi normal ang kanyang puso, pero ang lakas-lakas niya. Ang matindi pa nito, sabi niya, Pastor, itong buhay ko, ibigay ko na kay Lord, hallelujah. Ibigay ko na kay Lord, hallelujah. Talagang pagdabes na pala pa kay Lord. Bumili nga siya ng 2,000 na Bible eh. Hindi lang siya nagsishare ng gospel. Para kung sino siya, binibigay niya, hallelujah. Tinuruan niya yung kanyang mga nagtatrabaho. Ginamit niya yung kanyang influence. Alam yung karamihan sa mga tatrabaho, leader sila dito, hallelujah. Palakpakan mo, the best na palakpak kay Lord. Yung pinakamatindi palakpak mo, ibigay mo kay Lord. The best na palakpak kay Lord! Isang baryo, pinupunta nila. Hindi lang sinisiran. Ngayon, isang taon na sila, nine life group na sila doon, hallelujah. Palakpak, meron na silang isang na life group. Ang daming nag-ate dyan. Palakpak, the best na palakpak kay Lord. Yung pinakamatindi na, kahit anong sitwasyon niya, yes, hindi siya titigil na pakasamba, hindi siya tumitigil, hallelujah. Wala na sa kanya yung pera. Mas maraming paglilingkod niya kay Lord kaysa sa trabaho. Kasi alam niya, if you work, you work. If you pray, God works, hallelujah. Palakdali. Yung pinakamatindi palakmang mo, ibigay mo. Kanina, hindi ko sinabi ito. Ngayon ko lang sasabihin sa inyo, hallelujah. Wow. Ang daming naapektuhan po niya. Ano niya yung pera kung wala nang maliligtas? Hindi niya sinusolo. Binibili niya yung mga kaluluwa. Minsan pupunta siya sa isang JBL. Pakakainin lahat. Pero hindi siya nagkulang. Lalo siyang bilis ni Lord. Hallelujah. Palakpak mo matindi lang. Hallelujah. Doers bear, trust God. Naniwala ka kasi kilala mo ang Diyos mo. Nang Diyos lang ang magagawa sa situation mo. Wala nang iba. Ang Lord lang. Ano mang problema mo, ano mang pinagdadaan mo, ang Lord lang. Wala nang iba. Hallelujah. Naniniwala ka na may purpose si Lord. Naniniwala ka sa mga promise niya sa iyo. Halimbawa, ito yung katindi ng Word of God eh. Romans 8:28. Ang lahat ng bagay nangyayari sa ginagawang mabuti ni Lord. Meron po akong nabasa. Di ba minsan pag hindi na maganda yung nangyayari sa atin? Medyo ano tayo? Para tayo nalalamig kay Lord? Yung nabasa ko po sabi niya, lahat raw po ng hindi magandang nakukuha natin, ng mga evil pa yan, pag linagay mo sa kamay ng Lord, magiging maganda yan. Hallelujah. Palakpakan mo, Lord. Ito yung nangyari kay Joseph. Hallelujah. Ito nangyari kay Joseph. Bandang uli, naging mataas sa posisyon niya. Pero yung dinaanan niya. Amen. Pag dumadang ka, kapatid, sambayin mo lang si Lord. Magpakumbaba ka kay Lord. Anapin mo mukha ng Lord. Magbasa ka ng Bible. Yun ang sikreto. Hallelujah. Amen. True worship, seeking God continually. Seeking God continually. Continually. Vitamin C. Consistency. Apo. Meron po akong sasabihin sa inyo. Apo, dumana ako ng mga problema rin eh. Lalo na nung high blood ako. Tapos nagkaroon ng allergy. Nagkaroon ng vertigo. Tapos tumas pa ang sugar. Apat. Tapos yung may bahay ko pa, minsan sumasakit tuwing madaling araw, yung kanyang likod. Kaya kahit mapagal ako, inawarin siya sa akin, minsan puyat ako. Pero hindi po, by the grace of God, anumang sitwasyon ng kalagayan ko, with humility, by the grace of God, nagpapabat pa rin ako.
kay Lord. Palakpan mo, Lord. Actually po, may nag-interview po sa akin eh. In-interview yung buhay ko, kapon. 8 sinabi niya sa akin, susulat na raw yung buhay ko. Kasi nag-attend siya ng prayer walks, 2 years, nag-attend siya ng prayer walks dito. Nakita niya, siya mismo, lumalim siya sa kanyang personal. Nag-attend lang siya. Bakit? Kasi po, ang tindi ng anointing ng prayer walks. Kasi iba't ibang mga gawain na pumunta dito, iba't ibang mga pastor. Bakit po? Kasi lumalakas sila. Dito sila nagre-represal. Kasi mga pastor naglalargayan. Kaya pagdating ng Wednesday, maraming pumupunta dito, even sa kanilang mga disciple. Yun pong sabi po lang nag-interview sa akin, paano ka nag-start manalangin? Tapos anong naging buhay mo? Ang dami po niya sinabi sa akin. Apo, sinabi ko, kahit na may pagsubok ko, may testing, magbababad pa rin ako kay Lord. Hallelujah. Kahit anong sitwasyon ko, aanapin pa rin mukha ng Lord. Kasi ginigising talaga ako ng Lord ng madaling araw. Madaling araw para anapin ang mukha ng Lord, para magpangmaba. Lately nga, namatay yung kapatid ko. Bago ako pumunta sa kapatid ko, nagbabad ako eh. Kaya pagdating ko, hindi ka na stress. Tapos, hindi ka na tuliro. Eh, patay na yun eh. Nandun kay Lord na yun eh. Amen? Pumunta ako para encourage sila. Hallelujah. Amen. May dala-dala kang anointing of encouragement. Anointing of the Spirit. Hallelujah. Palakpakan mo. The best na palakpakan, Lord. The best na palakpakan, Lord. True worship, seeking God. May sasabihin po ko sa inyo. Lalo po kayong mga senior citizens. Be faithful to seeking God. Faithful. Kaya faithful. Pag may faith ka, pupunuin ka ni Lord. Be faithful to seeking God as much as your health will permit. Habang binibigyan ng permit yung katawan mo ni Lord, maglingkod ka na kay Lord. Hallelujah. Maganap kang gawain dito. Pwede kang mag-aser. Pwede kang mag-connect. Lahat ng gawain dito. Kung wala ka pang ginagawa, mag-apply ka na. Amen. Para lumago ka. Tapo, hindi ka tumitigil na manalangin at makipag-usap sa Diyos. Hindi ito panalangin na may inihika lang, kundi tinatama ni Lord ang puso natin at pananaw mo sa sitwasyon mo. Ganun si Job. Tama yung kanyang pananaw sa kanyang problema. Apo, pag tama ang pananaw mo sa iyong problema, wow, grabe. Sabi mo, may good news po ko. Sabi mo, good news. Ito naman, tingnan niyo naman po si Job. Nawala lahat ng kanyang ari-arian. Sige anak, pakita mo. After Job had prayed for his friend. Diba? Tinutuya si Job ng kanyang mga kaibigan. Pero anong ginawa ni Job? Pinag-pray pa niya yung tumutuya sa kanya. Yun po ang sikreto. Yun po ang sikreto. Kung may nag-pray sa inyo, kung may nag-awa sa iyo o anong sinasabing pangit sa iyo, ang gawin mo, ipanalangin mo sila. Hallelujah. Love your enemies. Pray for them. Bless them. Huwag kang magsasalita ng pangit. Kasi pag nagsalita ng pangit, babalik sa iyon. Pero pag nagsalita ng blessing, babalik sa iyon. Hallelujah. Amen. Tingnan niyo po. Kung makukuha mo ito, palakpan mo at hindi ng Lord, tapos ngingiti ka. Walang bahid yung ngiti. After Job had prayed for his friend, the Lord restored his fortune and gave him twice as much as he had before. Hallelujah. Amen. Mayroon mga sunod dyan. Sige.
all his brothers and sisters and everyone who had known him before came and hid with him in his house. They comforted and consoled him over all the trouble the Lord had brought on him, and each one gave him a piece of silver and a gold ring. Sige na. The Lord blessed the latter part of Job's life more than the former part. He had 14,000 sheep dumoble. Sabi mo siyang katabi, double portion, ano yung tingyan? 6,000 camels, 1,000 yoke of oxen, and 1,000 of donkeys. Meron pa anak? And he also had 7 sons and 3 daughters. Wala na. Amen. Grabe, no? Hindi mo ba tayo masaya kay Lord? Kahit anong pinagdadaan natin, love na love ka pa rin niya, i-bless ka pa rin niya. Hallelujah. Nalalok po si James, consider it pure joy when trials comes. Tapos si Peter, tingnan niyo po ang nangyari kay Peter. Sige nak, ilagay mo kay Peter, si Peter. And the God of all grace, sabihin natin grace. Ganong katindi ang grasya ni Lord sa atin. Amen? Anak ka niya, hindi ka pababayaan. Ano man ang sitwas mo, anong kalagayan mo, nandun pa rin ang biyaya ng Lord sa iyo. Hallelujah. Maranasan mo pa rin biyaya ng Lord. Hallelujah. Ganong katindi ang Lord. Hallelujah. Kasi yung promise ng Lord, success, hope, and future. Amen? Sabi niya, who called you to his eternal glory in Christ? Eternal glory in Christ. After you have suffered a little while, will himself, siya mismo, re-restore ka niya. And make you strong. Yun, kaya dumadaan kang sitwasyon na hindi maganda para lumakas ka. Matatag ka. Matibay ka. Hindi ka natitinag. Hallelujah. Kasi alam na yung sitwasyon mo. May panong maganda pa rin si Lord sa iyo. Hallelujah. Hindi lang. Firm. Ano yung firm? Kahit may bagyo. Amen? Katulad ni Lord, kahit may bagyo, wow, natutulog siya. Ang tawag doon, heavenly peace. Hindi lang, steadfast. Amen? Wow! Ganun katindi ang Lord sa inyo. Hallelujah. Meron po akong nasulat. Hindi po nasulat. Dito na po ako magtatapos. Dito po ako nagtatapos. Sabi niya, your work and suffering for him, para kay Lord, ano yung paglilingkod natin, yung pagtatrabaho natin kay Lord, pagsiserve natin kay Lord, paggising natin ng madaling araw, pag-life group natin, D-group, ano man patungkol sa spiritual, ito yung sinasabi ng Lord. Your work and suffering for him will not go unnoticed by him. Amen? Hindi nakakalimutan ni Lord yun. Tama ba po yung English ko? Tama? Kasi will go unnoticed by him. Ibig sabihin, hindi nakakalimutan ni Lord. Tapos sabi niya, he will reward you 100 times over. Hallelujah. Palakpakan, the best na palakpakan, the best na palakpakan, Lord. Hallelujah. Ganon katindi. Kaya yun ang nangyari kay Job. Hallelujah. Tapos sabi niya, by the peace that fills your heart, payapa yung puso mo. Sabi niya, not only that, but you will live. Nabubuhay ka. You will live with him eternally. Hallelujah. Palapan mo. Hallelujah.
Nabubuhay ka ngayon, nakasama mo ang Lord. Wala ka pa sa langit, para ka nang nasa langit. Hallelujah! Palakpakan mo matindi ang Lord doon. Hallelujah! Lord, delisyon sa'yo mga anak, ano man ang pinagdadaanan nila, ano man ang sitwasyon nila, ano man kalagay nila, persecute, suffering, Panginoon, magkaroon ng life, Panginoon, magkaroon ng healing, magkaroon ng restoration, maging matatagpo kami, Panginoon. Amen. Wow. Kapali yung siniserve po kanina. Hindi kaya yung trabaho. Pinipigilan niya yung trabaho. Amen? Kahit pang business people dito, siya pinipigilan yung trabaho sa sobrang dami. Pero kahit na marami ang kanyang nakuha ng trabaho, hindi po niya inaalis yung pagsamba niya kay Lord. Hindi niya inaalis. Sabi ko, nak, palagi kang magpapakumbaba kay Lord. Kahit tinatas yung business mo, palagi kang magpapakumbaba kay Lord. Hallelujah. Tapo, tayo lahat, kahit po ako, palagi tayong nagpapakumbaba kay Lord. Binibless ka, magpakumbaba ka. Tatlong klaseng humility. Humility, still humility, grow royal humility, greater humility. Hallelujah. Palakpakan mo, Lord. The best na palakpakan kay Lord. Yung pinakamatindi palakpak mo, ibigay mo kay Lord. Hallelujah. Amen. Salamat po na nandito na hindi pa kilala ang Lord. Sabi ko sa iyo, anak, hindi accident na nandito ka. Amen. Gusto Lord, i-restore ka. I-restore ang pamilya mo. I-restore ang business mo. I-restore ang pagkatao mo. Yung dating magulo, yung dating malungkot, ngayon bibigyan ka ng saya, bibigyan ka ng saya ni Lord. Hallelujah. Yung dating bankrupt mo, pasisiglain ni Lord. Hallelujah. Bubuhay ni Lord dyan. Basta tanggalin mo, manumbalik ka lang kay Lord. Amen? Sino gusto tumanggap kay Lord? Tas ang kamay. Praise God. Palakpan natin ang Lord. Amen? Simulan po kayo sa ganito pala. Sabi, Lord, sa oras ping ito, salamat po sa iyong buhay. Tinatanggap kita bilang Lord, Savior, God ng aking buhay. Kinikilala ko po, ako'y mahina, makasalanan sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon, sa kapatawaran, sa aking kasalanan. Salamat po sa buhay na walang gan na binigay mo sa akin sa oras ping ito, sa pangalan ni Jesus of Nazareth. Amen. Palakpak po natin ng Lord. Hallelujah. Hindi po ninyo makakalimutan yung araw na ito. Kung talagang nagsisigaw sumunod sa palain yun, pag-alis mo, payapa ka, masaya ka, hindi mo ma-explica. Bakit? Si Jesus Christ, yung tinanggap mo, yung Holy Spirit ang tinanggap mo. Hallelujah! I-apply po natin yung message sa mga personal po natin. Sabihin po sa inyo, kung may city ka, pakinggan mo, sabayin mo. Sabayin mo. Bago ka pumunta sa pinupuntahan mo, bagong lahat, intimacy with the Father. Sabihin po sa inyo, masabi mo, magpapasalamat ka kay Lord. Mangyayari sa iyon. Tapos, into the word. Basahin po natin mabuting balita. Dapat araw-araw, meron kang word. Kasi pag araw-araw meron kang word, wow, grabe. Ano man sitwasyon, kaya mong lagpasin. Tapos, mag-pray ka na sa iba. Amen? Matutuwa ang Lord sa iyo pag nag-pray kayo sa iba. Palakpang pa natin ang Lord. Hallelujah. The best na palapake, Lord. Hallelujah. Tapos muna ang dalawang kamay kay Lord. Panginoon, sa oras po ito, salamat po, O Diyos, sa iyong salita. Ano pong reaction po namin, Panginoon? Attitude po namin? May blessing o wala, sasambahin ka namin. Magbababad po kami sa inyo bago kami umalis ng taanan. Lahat po na nandito, Panginoon, may sakit,
We declare healing right now in Jesus' name. You are healed by faith in Jesus' name. Ano man sakit mo, hallelujah. Pinapagaling ka ng Holy Spirit right now, hallelujah. Salamat po Diyos, lahat po ng mga bankrupt na business, Lord. Ayusin niyo po, Panginoon. Magandang restoration sa bawat pamilya. Revival sa bawat pamilya. Lord, maging matatag ang bawat pamilya. Ang hindi nagkakasito, pamilya, Panginoon, magsama-sama, magkakasito, magpapatawaran, Panginoon, hallelujah. Salamat po Diyos. The Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face shine upon you. The Lord bless you with heavenly peace, heavenly joy, heavenly strength, heavenly reward, heavenly financial breakthrough. The Lord bless your business. The Lord bless your family. The Lord bless your work. The Lord bless your devotion. The Lord bless your intimacy. The Lord bless your work. The Lord bless your intercession. Thank you, Lord, for healing physical, mental, emotional, spiritual, financial loved ones, Lord. Ito po kami sa dalangin, sa tanging pahalang Ama, ng anak at labalas pinsato, ang alam ng pogi, kumanda, gumwapo, sumaya, tumata, sumariwa, pinagpala, payapa, ay magsabing, Amen!